show ng SB19 sa US nilangaw. Wow. Napaka fake news naman ng nakalagay dito. So basahin natin yung naging social media comment nung nag-post nito. Ba't naman nilangaw ang major concert ng favorite group mo? By si ganda ko. 78 lang nanood, throw. Nakakaloka, hit pa naman ang gento na pinagdadamot nilang ipasayaw sa madlang people. Diba atins ng SB19, throw? Di nakaka-billboard awardee, charing. Wahaha. So, alam mo ang analysis ko dito. Ito yung mga super bitter kasi hindi nila makontrol ang SB19. Hindi nila maintindihan how SB19 became so organic in their popularity na bigla silang umusubong at nilagpasan nila kung ano yung mga current standards dito sa local industry. So, actually, na-amaze dito yung mga veterano na sa showbiz. Kasi usually, para sumikat ka dito sa Pilipinas, kailangan daanan mo tong mga matatanda na ito. Kailangan dumaan ka sa mga sistema nila or kailangan magbayad ka para sa mga fake awards, fake charts. So, kailangan mong dumaan sa sistema nila at makisama sa kanila, ipagamit lahat ng mga kanta mo ng libre at ng mga dance steps mo ng libre. At talagang sanay sila na ginagamit yung mga local artists na sila lang ang yumayaman, sila lang ang nakikinabang. So, sobrang inis nila sa SB19 because hindi nila sila makontrol. For one thing, very organic at very different ang mindset ng SB19 members. Una, humble sila. Ikalawa, they know their identity. Ikatlo, they worked hard for this. At ang pinaka-importante dito, makikita mo, yung si SB19 Pablo is really evident sa faith niya kay Jesus Christ. So, I feel that there is a stronger guiding force that is leading SB19. Kaya, nalagpasan nila yung mga negativity dito sa Pilipinas. So, hindi ko na sana papatulan to kung social media post lang siya. Kaso makikita mo dito na ginamit niya talaga yung word na vice ganda, tapos pinagdadamot sa showtime. Alam mo yon, parang may pinanggagalingan yung galit niya. Naiinis ba sila because hindi nila magamit yung SB19, hindi nila makontrol, hindi nila mauto, and very firm ang group. Sa totoo lang, lagpas na sa 800 million views yung Gento alone na yung mga covers hindi na mabilang, at yung mga nagfa-follow na 18 at kahit hindi ka 18, my gosh, super successful ng tour ng SB19 sa US. And ang dami na talagang taga-ibang bansa who are starting to support them, and you can see it hindi lamang sa TikTok kundi sa YouTube, pati sa Facebook. Meron ang mga kanya-kanyang fan base in every country. Umaabot na nga sila hanggang Nepal, hanggang Bhutan. So, yung mga tumanda na, syempre, na ang sanay lang sila is yung dating patakaran ng local industry sa Pilipinas, they are shocked. Paanong nananalo sa Billboard charts itong SB19? Ano ang ginagawa ng mga SB19-18 fans? Bakit ang bilis na nakilala ng SB19, not just in the Philippines, but also in the US? So, they cannot grasp yung katotohanan na madami nang nanonood, madami nang nagsusupport. Ako mismo, nung una ko palang nakita yung SB19, when they first became viral, hindi ako mahilig sa mga Pinoy groups talaga or Pinoy musicians, napaka-bias ko talaga. Pero when I saw them, I felt something. Sabi ko, kakaiba tong grupo na to. There is something about them and I would like to support them. At alam mo, me personally ha, I have a bookshop. And I've tried, nag-try lang ako maglagay ng mga SB19 items and magazines or rare items and collectibles from SB19. Sold out lagi. At marami pang inquiries. So, etong very hateful comment na ito,
at pinublish pa talaga na kinakaalat nila na 78 lang yung nanood. Alam mo, tinatry nilang i-damage at sirain ang SB19 because hindi nila mahawakan sa leeg and wala silang mahanap na pantapat at pure hate yung ginagawa nila. So we have to continue praying and supporting for SB19. At maganda kasi, alam mo yun, they are paving the way. Mahirap actually yung sumugal at magpunta ka sa US at different countries. At more so ang hirap kapag yung pinanggalingan mo na area at sistema ay maraming nagwi-wish na hilain kapababa. So tayo na mga diligently talaga nagsusupport sa SB19. Okay, hindi ko na sana papatulan to pero nilagay nila in printed form. Gusto ko lang sabihin, tigilan nyo na yung mga paninira nyo, yung mga old ways nyo. And honestly, the more na mag-print kayo ng ganyan, ka-hateful na mga headlines, ng mga fake at hindi katotohanan mga fake news, mas lalo nyo lang tutulungan sumikat ang SB19. So in the end, oo nga no, magagalit sana ako, pero sa totoo lang, it just proves na tinatry na nila na grabbing i-damage ang SB19 because sobrang lakas na. Sobrang lakas na, hindi na nila ma-imagine kung ano nangyari, kung bakit sila na-bypass, kung bakit na-bypass ng SB19 ang system, at sa totoo lang, ina-underestimate nila kung ilan ang SB19 fans, hindi lang sa Pilipinas, and not just fans, but people who diligently believe in them all over the world. So, yun lang masasabi ko dito sa, hindi ko na nilagay, kasi fake account din naman yung nilagay niya. So, porkit hindi lang pinagamit ng choreographer ng SB19 yung moves, it's the right ng artist na i-protect yung intellectual property nila, yung mga pinaghirapan nilang moves. It's the right itong mga artist, karapatan din nila na kumita sa pinaghirapan nila. It's but right. Tama na yung system ninyo ng pag-aabuso. Hindi sila nagmamayabang dahil lang cleaning nila yung karapatan nila. Talagang it's about time that we should respect the creative industry. Pinaghihirapan at pinaka-importanteng sangay ng buhay. Kung walang mga artist, walang art, walang inspiration, anong mangyayari sa atin? So, if they want to be properly compensated, this should not be used as an attack. Very low yung sasabihin mo na hindi naman sikat yan eh. Tapos, wala namang nanonood dyan eh. And worse, fake ang data mo. Gosh. So, yun lang. Anyway, good vibes na tayo. At congratulations sa very immense success ng SB19 sa US. Of course, marami pa silang tatahakin na path to become this global sensation. Not just sensation, but global name. So, marami pa tayong tatahakin na path, but at least they already started. And we will continue to support SB19 all the way.